Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa umaga pong ito ay meron na naman po tayong tatalakayin. Isang napakahalagang bagay po ang dapat po nating malaman sa ngayon, lalong-lalo na po sa pagpapatayo po ng bahay. Ito po ay kadalasan na makikita po natin sa ating mga structural plan, no, ang pagkakaroon po ng tinatawag na setback. So ano po ba yung setback? Marami pong klase tayo ng mga setback. Depende po yun kung saan gagamitin, no? Na kung makadalasan makikita po ninyo na ang plano po ng ating mga bahay ay kadalasan po hindi sinasagad dun sa property. Halimbawa po, ang harapan po ng ating bahay ay nagkakaroon ng distansya magmula doon sa may kalsada. So, yun po ang pag-usapan natin, yung setback sa harap ng bahay. Marami pong setback sa pagpapagawa po ng bahay, no? Pero pag-usapan po natin yung setback sa harap ng bahay. Gaano po ba ito ka-importante? Gaano po ba kahalaga? Matagal na panahon na rin po ako na nagtatrabaho bilang construction worker, at akin ko po laging nakikita nagkakaroon po ng space doon sa harapan ng bahay. So, nung una po, akin pong iniisip na siguro po ay para po sa design ng bahay, para po doon magkaroon ng garden, para magkaroon po ng landscape, para po sa pader, no? Para po sa garahe. Yun po ang aking unang naisip, no? Pero ako po ay may natuklasan base po sa aking pagbabasa. At dito po natin makikita na kung gaano po kahalaga ang pagkakaroon ng plano para po sa ating pinapatayong bahay. Dito rin po natin makikita kung gaano po ka-advance mag-isip ang ating mga architect at ang ating mga engineer sa paggawa po ng plano. So, ating pong pag-uusapan yung setback, yun nga po, yung space may tapat po ng ating bahay. Lalong-lalo na po kung ang tapat ng ating bahay ay malapit sa kalsada. Nagkakaroon po tayo ng setback. So, sa amin po, sa residential, kadalasan po ang aming mga ginagawa, ang minimum po na setback o ina-atras po yung mayor na bahay doon po sa pader, magmula sa kalsada, ina-atras po siya minimum of 2 meters po pataas. Ayan po, 2 to 3 meters ina-atras po ang bahay. So, yun, kung iisipin po natin, yung 2 to 3 meters na yun ay malaking area po yun. Ayan po, kung halimbawa po ang lapad po ng inyong bahay ay ang lapad po ng inyong lote ay 20 meters ang harap, magkakaroon siya ng setback na 3 meters o iaatras po ng 3 meters ay aabot po siya ng 60 square meters. So malaki na po siya, no? Malaki na po na area yon. So kung iisipin natin, kung yon ay ilalaan lang po para sa garden, ilalaan lang po sa landscape, ilalaan lang po sa design, sa car park, ay parang lubha pong malaki. Kung iisipin po natin, sayang, pwede pa pong paglagyan ng ibang mga kwarto o pwede pa pong gamitin. Pero bakit po hindi ina-allowed yun, lalong-lalo na po sa mga bahay na may mga plano? Bakit po hindi ina-allowed ng ating architect at ang ating engineer na isagad ang ating bahay doon sa original na sukat magmula doon sa ating kalsada? So, atin pong pag-uusapan ngayon, at bago po tayo magsimula, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ba ang ibig kong sabihin tungkol dun sa tinatawag na setback. So, tayo na po, samahan niyo po ako. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung setback po na sinasabi. Kung makikita po ninyo, yun po yung pinaka-gate o dun po nagsisimula yung pinaka ano ng area, yung pinaka-lote. Yan po yung kabuuan ng area. So kung makikita po ninyo, ang setback na tinatawag po natin, hindi yan sinasagad yung bahay magmula dun sa may area na yon. Ina-atras po yan. Ia-atras po ng
2 to 3 meters po ang pinaka minimum po niya. Ayan po. Yan po ang tinatawag na setback. Ito po yung gilid ng bahay. Tapos yun po yung pinakapader, tapos kalsada po. So yan, ganyan po ang setback. Sa plano po, nakalagay po yan doon na ganyan po dapat ka layo ang kanyang setback. So pag-uusapan po natin kung gaano po ba kaimportante yung bagay na ito at bakit kinakailangan na magkaroon tayo ng setback sa ating mga tinatayong project. So ito po, base sa plano, ayan, kung inyo pong makikita, nandito po magsisimula yung property ng bahay ng may-ari. Diyan po nagsisimula, tapos nandito na po yung bahay sa plano, no? Yan po tinatawag na setback. Magmula dito papunta ron, yan po, nagkakaroon po siya ng setback. At disclaimer po dun sa mga kapatid po natin, ito lang po ang pwede kong ipakita sa ating hawak na plano. Hindi po natin pwedeng ipakita ang ibang detalye dahil ang plano pong ito ay pag-aari po ng owner ng ating kliyente. Malaki po ang ating respeto sa kanila at iginagalang din po natin ang kanilang privacy. So yan lang po ang detalye na pwede po nating ipakita at i-share sa inyo. So yan nga po, nakita nyo na po ang setback. Ngayon pag-usapan po natin bakit napakahalagang magkaroon ng setback. Mga kapatid, na ipakita ko na po sa inyo ang isa sa halimbawa po ng setback. Pero marami pa po tayong klase ng setback. May setback po para sa gilid ng bahay. May setback po para sa likod ng bahay. Ang ating pong pinag-uusapan ngayon ay kung gaano kahalaga yung setback dun sa harapan ng bahay. O yung pag-atras po mismo ng bahay, no, pag gumagawa po ng plano ang ating mga engineer, architect, pag sila po ang gumagawa ng plano, lagi pong ang yung setback nasa harap ng bahay ay ina-atras po. Gaano po ba ito kahalaga? Ayan po. Napaka-importante po nito. Lalong-lalo na po dun sa mga nagpapatayo ng bahay na walang plano, no, basta lang po na nagbigay lang po ng idea dun sa gagawa, ay hindi po nila na anticipate kung gaano po kahalaga ang setback. Kadalasan lang po ang nangyayari, magmula dun sa kalsada, inaatras lang po ng konti para sa sidewalk, tapos dun na po sinisimula na pong padiran at dun na po itinatayo yung bahay. So hindi po advisable yun. So paano ko po nasabing hindi advisable yun at paano ko po nasabi na advance mag-isip ang ating mga architect, ang ating mga engineer? Ayun po, ating pong tatalakayin. Alam nyo po ba na dito sa ating bansa ay meron tayong batas na tinatawag na Law of Eminent Domain? So ano po ba yung Law of Eminent Domain? Nakasalap na nasabi po doon, nasusulat po doon sa batas na yon, na ang anumang pag-aari, no, ay pwedeng gamitin ng gobyerno, maging ito man po ay pribado, kahit private land po ang bagay na yon, kung kailangan gamitin ng gobyerno ay pwede niya po itong gamitin. So ibig sabihin po, halimbawa kung ang harap ng inyo pong bahay, ayan po, tapos ang ating gobyerno ay nag-decide na magkaroon ng road widening, tapos ang inyo pong bahay ay wala pong setback, so ibig sabihin tatamaan po yan ng road widening, wawasakin po yan kasi malinaw na nakalagay dun sa batas na pwedeng gamitin ng gobyerno as long as para sa ikabubuti ng nakakarami. So kung ang kalsada po ay napagdesisyonan ng gobyerno na iwa-widening, tatamaan po ang inyong harapan ng inyong bahay, so sayang, masisira po ang inyong bahay, no? Kung mag-decide sila na i-road widening sila ng 2 meters kabilaan, so yung magkabilang area po ng kalsada na yon ay sisirain po o gagamitin nila ang private property. Although babayaran po yon, pero ang mangyayari po nun ay sisirain po ang 2 metro kabilaan po doon sa may magkabilang bahay. Kaya ginagawa po nung mga architect po natin, no, ina-atras na po yan. Advance na po silang nag-iisip
no, iaatras na po yan bago pa man po mangyari na tamaan po yan ng mga road widening. So ano pa po ba ang pwedeng structure na pwedeng dahilan upang tamaan tayo ng mga tinatawag na doon sa loob eminent domain na yon? Halimbawa po yung spillway o halimbawa po yung kanal, no? Alam naman po natin yan, nasa gilid ng kalsada kadalasan po niyan may mga kanal. Ngayon po pag ang kanal po niyan ay maliliit at nagiging dahilan ng pagbaha at nagiging dahilan na marami ang naaapektuhan, so ang mangyayari po niyan, huhukayin yan, lalakihan po ang kanal. At kapag po ang bahay po natin ay nakadikit na dun po sa may sidewalk, sigurado po yan, tatamaan po yan, titibagin po yan. So wala po tayong magagawa dun kasi nasa batas yun, no? Nakalagay dun sa law of eminent domain na anumang pag-aari ay pwedeng gamitin ng gobyerno kahit po ito ay pribado. Basta po sa ikabubuti ng nakakarami. Halimbawa po, magtatayo po sila doon ng underground na linya ng kuryente, underground na linya ng mga tubig, underground na mga kanal, no? Doon po yun ilalagay sa gilid ng kalsada. So kung ang mismong bahay po ninyo ay nakadikit na po doon sa sidewalk at wala po siyang setback na tinatawag, masasayang lang po. Masisira ang inyong bahay, sisirain po yun. Wala po tayong magagawa doon kasi yun ay nasa batas, no? Hindi lang po yan nakalaan para sa pagpapaganda ng ating bahay. Hindi lang po yan nakalaan para sa landscaping, yung setback natin na yan. Hindi lang po yan nakalaan para sa garahe. Yan po. Kundi yan din po ay nakalaan para sa mga proyekto ng ating gobyerno na nangangailangan ng kahit sa mga private property po ay gagamitin po nila yan, no? Although hindi naman po ita-thank you ng gobyerno yan, babayaran din po yan. Kaya lang po, yun nga, kung hindi po tayo magkakaroon ng setback ay masisira po ang bahay, no? Panibagong trabaho, panibagong abala. Kaya bago pa po mangyari yon, lagi nating i-emphasize sa ating mga project na magkaroon ng setback. Sa muli po mga kapatid, dalangin ko po na ang videong ito ay nakapagdulot na naman sa inyo ng kaalaman, nakapagdulot ng inspirasyon. Sa muli po, maraming salamat. Ito po si Jude Rios. God bless.